bahagi rin ng programa ang electromechanical at chlorination equipment, power line extension at standby equipment kasama ang construction ng bagong 250 cubic meter reservoir. Pinangunahan din ng Pangulo ang inspeksyon ng Barangay Santa Maria Road Improvement Project, ng Balantakan Road Improvement Project at ng upgrading ng Santo Cristo Barangay Road na pawang nasa lalawigan ng Pampanga. Samantala, October 16, pinangunahan ng Pangulo ang inaugural drive-through ng 1.8 kilometers South Cabancalan Road Project na nagmumula sa lungsod ng southern part ng Negros Occidental hanggang sa Dumaguete City via Cabancalan-Basay Road. Isa sa prioridad ngayon ng pamahalaan ay ang pangalagaan ang kalikasan. Kung nooy tree planting ang pinangunahan ng Pangulo, sa pagkakataong ito ay ang pagbuhay naman sa Pasig River ang inasikaso ng pamahalaan. Halina't tunghayan natin ang environmental efforts ng pamahalaan upang maibsan ang marahas na epekto ng climate change. Narito ang Focus. Sagana sa yamang tubig ang Pilipinas. Ito ang isa sa pangunahing pinagkukunan ng kabuhayan ng maraming Pilipino. Isang ilog Pasig sa mga yamang tubig na minsay naging sentro ng komersyo noong panahon ng mga Kastila. Buhay at puno ng siglang ilog Pasig noon. Ang ilog na nagdudugtong sa Laguna Lake at Manila Bay at naging pangunahing pinagkukunan ng malinis na tubig. Sagana sa isda at pangunahing daanan ng mga bangkang patungo sa mga kalapit na lalawigan tulad ng Laguna. Ngunit dahil sa patuloy na pang-aabuso ng mga tao, dahil sa maling paggamit ng yamang kalikasan, at dahil sa walang awang pagtatapon ng mga basura, ganito na ang ilog Pasig ngayon. Mahabang panahon na ang nagdaan mula nang mawala ng buhay ang ilog Pasig. Ngunit mula nung ideklara itong biologically dead, may 20 taon na ang nakakalipas, muling nakitaan ng pag-asa ang ilog Pasig. Buwan ng Marso noong nakarang taon, inilabas si Pangulong Arroyo ang Executive Order 717 na nagdedeklara ng paghuhukay sa ilog Pasig. Sa pamamagitan ng Pasig River Rehabilitation Commission, nasimula noong Marso ng kasalukuyang taon ang paglilinis nito. So this is part of the rehabilitation of Pasig River. Aside from having a great impact on flooding of Metro Manila, dahil bibilis itong takbo nito at lalaki yung kapasidad, magkakaroon ng pagkakataong mabuhay ulit ang Pasig River. Fortunately, bago yung bagyong Ondoy, nakapag-dredge na kami dito sa mouth ng Pasig River. We have removed about 400,000 cubic meters. Ang naging epekto noon, naalis natin yung bara ng Pasig River. So kung di natin nagawa yun, maaaring ang baha sa Metro Manila ay mas mataas pa kaysa sa nangyari. So tuloy-tuloy itong trabahong ito. Taong 1973, nagsimula ang kampanya sa muling pagbuhay sa ilog Pasig. Ngunit sa panunungkulan lamang ni Pangulong Arroyo na isakatuparan ang adikaing ito. At bilang pagsuporta sa proyekto, personal na binisita ni Pangulong Arroyo ang dredging site sa Baseco Compound sa Port Area, Manila. Paano nga ba isinasagawa ang paglilinis sa ilog Pasig? Gagamit tayo dito ng tatlong makina o equipment na nakikita natin sa background. Ito yung tinatawag natin na echograph. Na nakatayo sa pontoon. Tapos, aside from the two equipment, meron tayong barge that can contain about 600 cubic meters. In 2 hours, mapupuno yung ating barge ng echograph. Ang capacity ng echograph natin, nakikita natin right now, yung pinaka-bucket niya is about 3 cubic meters. So, between 1.5 to 2 hours, mapupuno yung barge natin. Itong dredging project,
Nag-uumpisa to sa paghuhukay ng kung tawagin namin UPOC, acronym for Underwater Placement with Overdepth Cap. Sa Hong Kong, ang tawag dyan, mud pit. Sa ibang bansa, meron itong tawag, aquatic disposal site. Yung UPOC, yan ang unahin natin hukayan. 3 kilometers off Pasig River, meron tayong pit about 15 to 18 meters deep. Mga 60 hectares yan. So, inuuna natin hukayin yun. Pagka ready na yung pit, yung dredge material ng Pasig River, doon natin hinuhulog sa pit. Pagka we are about 3 meters away from the natural level, tinatakpan uli yan ng same material. Ang nagiging effect niya na encapsulate yung dredge material. So, hindi yan nakaka-pollute at meron kaming protection na silt screen sa paligid ng pit na yan. Isang Belgian company ang katuwang ng Department of Environment and Natural Resources sa paglilinis ng Ilog Pasig. Well, our company has arranged the whole financing of the project, has been participating together with the PRRC in conceptualizing the project, and now at this moment we are completely in charge together with the PRRC of the execution of the project. All the equipment was brought here from different places in the world, and actually all the equipment that we have here is specially designed for working on the Pasig River with its specific bridge heights and so on. So at the end of the project, tatlong ganito ang ita-turnover sa government through Pasig River Rehabilitation Commission. Ito yung gagamitin natin sa maintenance of the Pasig River. May 200 Pilipino ang nabigyan ng trabaho dahil sa Pasig River Rehabilitation Project. Pero higit na mahalaga ang buting maidudulot nito sa kalikasan. Yung project na to is timely. Actually, delayed na nga tayo. Dapat it should have been done years ago, no? Kasi unang-una, nakikita natin yung deterioration of the Pasig River. So ang kahalagaan nitong project natin, number one, it will improve the water quality of the Pasig River. So ang objective natin, mapaklasi natin yung tubig ng Pasig River. Pagklasi, ang sinasabi ng klasi is that kaya nang mabuhay ng mga aquatic resources. Number two, it will improve the navigability of the Pasig River. Unang-una, napakalaman natin na napakarami ng mga gumagamit ng Pasig River in terms of navigation. The third one, it will lessen the incidence of health-related problem. Napakalaman din natin sa ating feasibility study na napakarami nagkakasakit dito sa along the Pasig River area because of sa amoy, sa dumi ng ating katubigan. Bukod sa mga ito, maiiwasan din ang sobrang pagbaha kapag tuluyan ng nalinis ang Ilog Pasig. Sa muling pagbuhay sa Ilog Pasig, bagong pag-asa ang hatid sa mga minsay nangarap damhin ang yaman nito. Isang katuparan sa mga nagnanais makamtan ang isang malinis at masiglang Ilog Pasig. At inyong natunghayan ang kabuuan ng episode natin sa linggong ito. Sana'y marami kayo nakuhang impormasyon sa kalahating oras ng serbisyong hatid namin sa inyo. Tune in again next week para sa susunod na episode ng The Working President. Muli ako po si Jolina Magdangal. Magandang araw po sa inyong lahat.